Hello po sa inyong lahat. Ngayon po, pag-uusapan natin ang tinatawag na delayed onset muscle soreness o mas kilala sa tawag na masakit na kasukasuhan at masakit na kalamnan. At nangyayari po yun pagkatapos nating mag-exercise. Normal lang naman po yung muscle sore, which is only minimal lang, konting sakit lang. Pero pag dumating na po sa point na hindi na natin kayang itaas ang ating shoulder, hindi na tayo makatayo, hindi tayo makalakad, is yun po ang hindi po maganda na epekto ng exercise the next day. Bakit po? Kasi nagkaka-cause po yun ng micro tear sa ating muscles. Hindi po siya healthy. Ano nga ba ang mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng yung muscle sore talaga na nag-end up na hindi tayo makalakad o hindi natin maigalaw na ang ating mga kamay at ating mga paa? Number one po is yung isang tao ay hindi po nag-warm up. Kailangan po nating mag-warm up. Ang warm up po, ang sinasuggest po nila na kailangan natin mag-warm up from 5 to 10 minutes bago tayo mag-workout or bago tayo magbuhat. So 5 to 10 minutes po, kailangan natin ay stretching, mag-stretch tayo, shoulder. Okay, kailangan natin mag-stretching pati sa ating mga legs. Para po ma-prepare naman natin yung ating sarili or ating muscles para ma-prevent po natin yung micro trauma doon sa ating muscles. Next po ay nag-start tayo ng high intensity exercise. Of course po, kung 6 months ago or 1 year ago po ay pumunta na kayo sa gym, nagbubuhat kayo ng mabigat, and tumigil kayo for 1 year, 6 months to 1 year. So hindi po tayo kaagad mag-start ng high intensity exercises kasi hindi po siya maganda. Ang effect po nun ay hindi maganda sa ating katawan. So let's start from low intensity exercise. Kung dati, nagbubuhat tayo ng ganito. Ganito kabigat. So pag matagal po tayong hindi naka-exercise na, so let's start from low weights po. Kasi mas effective naman po at mas safe kung gagawin nating low weights with higher repetition. Okay? So yun po. So kailangan po tandaan natin, warm up at saka mag-start po tayo low intensity exercise. Ibig sabihin, huwag kaagad padalos-dalos. So huwag kaagad 100 pounds, 50 pounds. So start muna tayo from maybe 5 to 10 pounds or sa ibang tao, 10 pounds is very mabigat na talaga. So yun pa ang mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng muscle sore. So bakit nga ba nagkakaroon tayo ng muscle sore or masakit na kalamnan pagkatapos ng exercise? As I mentioned earlier, dahil nga wala tayong warm up at dapat mag-start tayo sa low intensity exercise. So pag ginawa po kaagad natin yung high intensity exercise, nagbubuhat kaagad tayo ng 100 pounds, tapos naka-20 tayo, 20 repetition. So yun, magkakos po yun ng micro trauma sa ating muscles. Sa first day, hindi pa po natin mararamdaman yung sakit. Ang peak po ng pagkakaroon ng muscle sore is from second, third day po. So from 24 to 72 hours. So pag nagbigla po tayong mag-exercise, hindi na po na, ang yung iba po, yung epekto po sa iba is hindi na nila maigalaw ang kanilang shoulder. Hindi na sila makagalaw. So yung ginagawa nila, nakahiga na lang. Yung iba naman is matagal silang hindi nag-basketball. So, ginawa nila is nag-basketball sila. Okay lang sana kung 2 games lang. E nangyari, ay napasarap ang laro. So, umabot ng 10 games. Nako, pagka next day ang nangyari, kinabahan na. Kasi bakit? Hindi na makatayo dahil sa sobrang sakit. Akala nila, paralisado na sila kasi hindi nila maigalaw ang kanilang mga paa. Kaya tandaan po ninyo, hinahinay lang, low intensity and warm up po ang kailangan.
So just in case po, naramdaman natin yung ganitong mga muscle sore na hindi natin maitaas ang ating shoulder, hindi natin maigalaw ang ating paa, hindi tayo makalakad. So ano po ba ang dapat nating gagawin? Kailangan po i-hydrate po natin ang ating sarili. Kasi po during workout, dapat every 10 minutes po umiinom tayo ng tubig. Kasi nag-ano tayo eh, nagpapawis. So pag nagpapawis tayo, kailangan i-replenish natin. Lagyan ulit natin ng tubig. Okay? So dapat inom. So during sa recovery stages na, for example, after kayo nag-exercise, the next day hindi na kayo makalakad, yung gagawin nyo po is inom lang ng inom ng tubig. Second po, kailangan natin gawin is i-massage lang po natin yung ating mga muscles. Usually naman po kasi na nagsusore tayo is yung ating biceps, ang ating triceps, ang ating mga hita, and ating mga calves muscles, yung ating gastrocnemius muscles, yung sa ating paa. So, gentle exercise, gentle massage lang para ma-increase or ma-improve yung circulation doon sa muscles natin, okay? So, you can just do circular motion na massage para ma-increase ka agad yung ating circulation. Tandaan niyo po, yung sa legs niyo po, pag hindi po kayo makalakad, kasi feeling niyo po, parang namamaga yung mga muscles natin, kaya kinakabahan tayo. Lalo na sa legs natin, pag yun po, after ng activities niyo, high intensity activities, pag yung legs niyo po sumasakit, na parang namamaga, wag niyo pong i-elevate ang legs niyo. Bakit? Naku, mawawala ng oxygen supply doon yung foot niyo. So, ang nangyayari, hindi po talaga siya typically na namamaga. Ang nangyayari po doon, sore lang po siya. Sore from exercise. So, bawal po i-elevate yung legs pag meron tayong muscle sore. Kailangan level lang po kasi kailangan ng circulation, blood circulation doon sa ating foot. So, bawal i-elevate ang paa pag meron kayong muscle sore. Iba din po yung injury sa foot. Pag nag-ankle sprain, kailangan i-elevate ang paa. Yun, kailangan i-elevate. Pero pagkatapos ng exercise at na-experience nyo yung muscle sore, huwag nyo pong i-elevate kasi mas lalong sasakit. So, i-massage nyo lang po. So, yun nga po kanina, hydrate natin ang ating sarili. Kailangan nating i-massage ang ating mga legs. And then lastly po, ay kailangan po natin, if kailangan po natin mag-take ng pain reliever, pwede din po kayong mag-take ng pain reliever. So, yun po, kung yun, so tandaan nyo po, kailangan nyo po mag-start ng low intensity exercise at kailangan yung, kailangan yung mag-warm up. So guys, kung meron kayong mga question, don't forget to post your comment under.